Flash! Ang kauna-unahang dinosaur fossil ay natagpuan sa Philippines. Kasama natin ang Wonder Explorer na si Kuya Elijah ang nakadiskubre ng nasabing fossil. Tara, pakinggan natin ang kanyang pahayag. Major discovery po itong nakita nating fossil. Ayon sa mga research, ang species na ito ay extinct na. Kaya magkakaroon na tayo ng idea kung ano pang klaseng mga creatures ang nanirahan sa Pilipinas. Teka, live po ba to? Kasi gusto ko i-shoutout yung pinsan ko, Maymay! Maymay! Mahilig din sa science yun eh. Ate Maymay! At ayan na nga, ang naging pahayag ng ating Wonder Explorer na si Kuya Elijah. Abangan ang mga susunod na balita sa discovery na ito. Talaga si Kuya Elijah, napasama pa talaga yung shoutout ko, oh. Uy, mga BFF, nabalitaan niyo na ba na si Kuya Elijah nakadiscover lang naman ng dinosaur fossil? Ang galing, di ba? Oh, ito. Speaking of dinosaurs, kayo ba, napapaisip din ba kayo kung ano ang nangyari sa mga dinosaurs? Tara na, mga BFF! Samahan niyo ako sa isa namang araw na punong-puno ng discovery at buhay! So, mga BFF, bakit kaya nawala ang mga dinosaurs? Ayon dito sa notes mula kay Kuya Elijah, dahil daw sa extinction! Oh, ano ba ang extinction? Ito lang naman ay tumutukoy sa pagkawala at pagkaubos ng mga species! Nakakatakot, mga ka-BFF! Tara, tingnan natin, mga ka-BFF! Tingnan niyo itong mga picture na ito, mga BFF! Alin dito sa mga hayop na ito, o species, ang hindi na natin nakikita ngayon? Siyempre, yung ahas at buwaya, meron pa! Eh, ang dinosaur, siyempre wala na! Gaya ng mga dinosaurs, ang mga hayop, halaman, o mga species na wala na sa mundo, ang tawag sa kanila ay extinct. Mga BFF, alam niyo ba na laging nag-iiba ang ating environment? For example, dati marami tayong nakikitang bubuyog at paru-paro dyan sa labas. Pero ngayon, dahil sa pollution at pagkaubos ng mga halaman at bulaklak sa city, nauubos na rin ang mga ito. At kapag tuluyang naubos ang kanilang uri, dito na nagsisimula ang extinction. Mga BFF, maaaring mangyari ito kapag ang mga species ay hindi na nila kayang mag-adapt sa pagbabago ng ating environment. Tara, panoorin natin ito para mas lalo nating maintindihan. Bawat ecosystem ay may carrying capacity or limit sa population na kaya nitong suportahan. Kaya naman, kapag lumagpas ang population sa carrying capacity, maaaring magkaroon ng kakulangan sa mga resources na magdudulot sa pagbaba ng population ng mga species. At pag ang bilang ng mga species na ito ay bumaba at konti na lang yung natitira, ang tawag naman dito, mga BFF, ay endangered species. Mayroong tatlong level ng endangered species. Ang critically endangered o yung mga species na napakataas ng tsansa na maubos. Pangalawa, ang endangered species o yung mga hayop at halaman na malapit ng ma-extinct. At pangatlo, ang vulnerable. Ito naman ang tawag sa mga species na high risk ang pagkaubos kapag pinapabayaan. Dito sa ating bansa, ang mga tarsier, tamaraw, naked back fruitback, Philippine freshwater crocodile, at ang Philippine eagle ay nanganganib ng maubos o mawala. At ang ibang limiting factors naman ay ang invasion of species, pagkalat ng mga malulubhang sakit, at ang migration ng mga species dahil sa pagkaunti ng resources sa kanilang ecosystem.
Mga BFF, dapat aware kayo sa mga factor na ito ha, para ma-adapt at makasurvive tayo. Dahil alam niyo ba na ang pagbabago ng population ng mga species ay tinatawag na chain reaction. Ang ibig sabihin nun, lahat ng nasa ecosystem ay maaapektuhan. Mga BFF, may curious question lang ako. Ano sa tingin niyo ang mangyayari kapag ang population ng eagle sa isang ecosystem ay bumaba? Ang mga food source nila gaya ng mga ahas ay tataas ang population. At pag tumaas ang population ng mga ahas, bababa naman ang population ng food source ng mga ito, gaya ng mga palaka. Kapag nangyari ito, mawawalan ng balance sa ecosystem na magdudulot sa isang malaking pagbabago na kung saan kailangan maka-adapt ng mga nakatira dito, makasurvive, at hindi sila mapag-iwanan. Mga BFF! Gusto kong i-share sa inyo ang natural causes ng pagbabago ng population ng mga species na naging sanhi ng extinction. Pero syempre, kailangan kong tulong ng aking wonder adventurer, Kuya Elijah! Kaya tara, tawagan na natin siya! Ay! Naku mga BFF, busy si Kuya Elijah! Pero okay lang yan dahil magbabasa tayo ng notes habang wala pa siya. So, ang sabi rito, ang ay! Ay! Hi, Kuya Elijah! Hi, Tamaymay! Pasensya ka na, hindi ko agad masagot tawag mo, ha? Maraming mga reporters dito, kaya nga ako nakatago, eh. Grabe, tinalo pa nila ang apex predator sa bilis mang ambush. Uy, ang hirap ba maging celebrity, Kuya Elijah? Oh, basta po ha yung autograph ko. Huwag niyo pong kakalimutan. Ate Maymay, hindi naman ako celebrity. I'm just doing my job. Ay, wow naman! Pero Kuya Elijah, kaya ako napatawag kasi gusto kong itanong sa inyo kung ano ba yung sound ng dinosaur. Ha? Dinosaur ano? Roar! Hindi, parang roar! Teka, niloloko mo lang naman ako eh. Biro lang, Kuya Elijah. Ito naman. Ito talaga yung dahilan kung bakit napatawag ako sa'yo, Kuya Elijah. Gusto kong malaman kung bakit at kung ano yung mga natural causes ng extinction. Ayun, umalis na sila. Whew. Actually, that's a really, really good question, Ate Maymay. Well, bago yan, alam nyo na ba kung ano ang extinction? Ay! Oo naman, Kuya Elijah! Na-share ko na sa ating mga BFF kung ano yung extinction based dito sa notes na pinigay mo sa akin. Very good! Kung gayon, i-share ko naman sa inyo kung ano mga natural causes nito. Ay, sige Kuya! Tali! Isa sa mga major na natural causes ng extinction ay ang meteoric impact o cosmic radiation. Ito ang nangyari noong panahon ng mga dinosaurs. Dahil sa malakas na impact ng meteor nang bumagsak ito sa Earth, natamaan ng mga dinosaurs na nagresulta sa malaking pagbawas ng kanilang population. At yung mga nakasurvive naman sa impact na yun ay kalaunan na ubos din dahil hindi sila naka-adapt sa mga pagbabago ng environment na dinulot ng cosmic radiation. Grabe! Kuya Elijah, may mga bagay talagang nangyayari na di natin maiwasan, no? Ang importante ay kung paano natin ito sasabayan para tayo'y makasurvive. Tama ka dyan, Ate Maymay. We need to learn to adapt. Kasi kung hindi, may iiwan tayo. And mas malaki ang chance na tayo rin ay mawala. Ay, oo nga po, no? Pero Kuya Elijah, aside sa meteorites at cosmic radiation, ano-ano pa ba yung mga natural causes of extinction? Ito pa, Ate Maymay. Ang iba pang natural causes of extinction ay ang pagkalat ng invasive species, acid precipitation, pagkalat ng mga sakit o epidemic, at climate change. Isang natural cause ng extinction ay ang pagkalat ng invasive species. Ito ang pagkalat ng isang species sa isang ecosystem kung saan di naman talaga siya natural na kabilang. Halimbawa nito ay ang pagtatanim ng mahogany sa ating kagubatan. Hindi kasi ito native sa ating forest,
at itatransform nito ang soil para maging angkop ito sa pangangailangan nila. Dahil dito, hindi na naging angkop ang environment sa iba pang organism na original na nakatira sa ating mga kagubatan. Kaya BFFs, huwag lang basta magtanim ng puno. Siguraduhin natin na hindi tayo invasive sa environment para sure na sure na makakatulong kay Mother Nature. Ate Maymay at mga BFFs, at para naman sa sunod na natural cause ng extinction, ang acid precipitation. Ito ang pagkalat ng mapanganib na chemical compound sa ating kapaligiran na humahalo sa hangin. Maaaring umakyat ito sa kalangitan at humalo sa ulan na nagdudulot ng mapanganib na acid rain. Dahil mapanganib ang chemical compounds na nakahalo sa ulan, nakabubutas ito ng mga plants at trees sa forest at nakatutunaw ng mga coral reefs. Isa pang natural cause of extinction ay ang pagkalat ng disease, also known as epidemic. Kapag tinamaan ng malubhang sakit ang isang ecosystem na wala pang lunas, magdudulot ito ng hawaan at magre-resulta sa pagkamatay o pagkaubos. At ang huling natural cause ng extinction ay ang climate change. Ang pagbabago ng panahon ay nagdudulot ng matinding pagbabago sa ating kapaligiran. Tulad ng pagtaas ng ating mga karagatan at ang pagkatuyo ng ating mga kagubatan. Kapag ito ay nangyari, maaapektuhan ang mga organism na namumuhay sa mga lugar na ito. Maaaring mawalan sila ng food source o di kaya mawalan sila ng tahanan. Ngayon, ang naaapektuhan ng climate change sa Red List of Threatened Species ay umaabot sa 10,967. Dahil dito, lumalaki pa lalo ang tsansa ng kanilang extinction. Ate Maymay at BFFs, review muna tayo, ha? Ang mga natural causes of extinction ay meteoric impact o cosmic radiation, pagkalat ng mga invasive species, acid precipitation, diseases o epidemic, at climate change. O Ate Maymay, parang nalungkot ka yata sa lesson natin. Eh kasi, Kuya Elijah, naisip ko lang, balang araw, itong natural causes ng extinction, pwede rin kasi tayo yung mismo yung maapektuhan at ma-endangered. At kapag nangyari po yun, what's next after human? Sino na lang po magte-take over ng mundo? Huwag kayong mag-alala, Ate Maymay at BFFs. Kasi tayo mga human beings, may kakayahan tayong sumabay sa pagbabago. Isang halimbawa na dyan ang pag-adapt natin sa pandemic. Maluba tayong naapektuhan ito. Oo. Pero nakahanap tayo ng paraan para malagpasan ito. Pero minsan, Kuya Elijah, ito rin kakayahan natin mag-adapt ay parang double-edged sword. Nakaka-survive nga tayo, pero yung kapalit naman natin ay si Mother Nature. Nasisira na. Kaya dapat matuto tayong mag-adapt. And at the same time, kailangan ingatan natin ang ating paligid. Dahil kapag inalagaan natin ang ating kapaligiran, aalagaan din tayo nito. Agree ako dyan, Kuya Elijah! BFFs! Lahat tayo may role na ginagampanan sa kapaligiran. Kaya dapat pahalagahan natin para makatulong tayo sa isa't isa sa paggawa ng masayang community! Maraming salamat sa'yo, Kuya Elijah. Ang dami na naman naming natutunan sa'yo. At laging mo tatandaan, the best ka talaga. Walang problema, Ate Maymay. Happy to help. Oh, sige Kuya Elijah. Mukhang naputol namin yung exploration mo dyan. Bye for now! Bye, Ate Maymay! Bye, BFFs! See you soon! Mga BFFs, ang dami na naman nating baon mula kay Kuya Elijah. At dahil dyan, may naisip akong activity na bagay para lagi tayong marimain tungkol dito. Kaya tara, samahan niyo ako!
BFFs! Isa sa mga pwede natin gawin ay gamitin ang ating influence, voice, at talent para sa meaningful causes. Marami ng species ang unti-unting nawawala. Kaya gawin na natin ang lahat para protektahan sila. BFFs! Lagi niyo tatandaan na ang pag-aalaga kay Mother Nature ay pag-aalaga na din sa ating mga future. Kaya gawin itong misyon para makita pa natin sila sa susunod na henerasyon! Lahat ng bagay na nangyayari sa ating kapaligiran ay may kaakibat na epekto. Maganda man o hindi, tuloy pa rin ang buhay. At tayo ay natututong mag-evolve at mag-adapt sa ating kapaligiran. At ako muli, ito si Ate Maymay, reminding you all na bawal ang hate. Let's all love, love, love Mother Nature! Until our next eco-adventure! Bye! Newsflash! Wonder Explorer na si Kuya Elijah? Pinarangalan dahil sa kanyang pag-discover sa dinosaur fossil dito sa Pilipinas.